Isang biyaya ang magkaroon ng paaralan sa isang puok na magiging katuwang ng magulang sa pagpapayabong ng talento at kaalaman ng mga mag-aaral. Marami na ang pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang dating patag na kaparangan, tinayuan ng mga gusaling magiging pangalawang tahanan ng guro at mag-aaral. Marami na ang pagbabago sa paglipas ng panahon. Nagsimula sa maliit na pamilya na ngayon lumalawak na. Marami na ang pagunlad ang natamo. Maraming itinanim na naging gintong ani. Maraming sinalduhan at naging taas noo. Ang lahat ng aral ay namutawi sa isip at damdamin ng bawat mag-aaral na nananatili rito. Ano nagsimula ang Gulang-Gulang National High School? Kung kasaysayan ng Gulang-Gulang National High School ang pag-uusapan, ang inyong lingkod ang siya pong naatasang sumulat ng kasaysayan nito upang ito ay maidokumento at maisama sa kauna-unahang publikasyon noong 2007 ng pampublikong pahayagang pampaaralan na pinangalan ng The Riverside, Enunciating the Truth, Creating Voices. Dahil ang paaralan ay naitayo sa gilid ng ilog. Marami na ang pagbabago sa paglipas ng panahon. May hindi inaasahang pangyayari na biglang dumating sa kalagitnaan ng saya ng pagkatuto. Tila tumigil ang ikot ng mundo. Ang inupermeng isusuot sa pagpasok ay itinabi. Natigil ang paggamit sa ballpen at kwaderno. Ang aklat na aking babasahin, pansamantalang binimbin. Ang pisara ay nananatiling blanco. Ang paboritong upuan ay binalot ng alikabok. Ang silid na dating puno ng ingay, ang saya at singla ay tumahimik sa gitna ng pandemya. At dahil sa isang kapasyahan na bilang 2005-03-2005 na humihiling sa sangguniang panglungsod ng Lucena, sa pamahalaang panglungsod sa pagtatayo ng isang paaralang sekundarya sa barangay, ang resolusyon ay naipasya at naaprubahan noong Enero 28, 2005. Ang Gulang-Gulang National High School ay unang nasa ilalim ng pamamahala ng Lucena City National High School, Cota Extension. Kaya ang unang limang guro na itinalaga dito ay nanggaling sa Lucena City National High School, Cota, na pinamunuan noon ay isa pa lamang gulong guro o head teacher na si Ginoong Rolito Inihosa. Nasa ngayon ay siya na ang guro sa Lucena City National High School Maine. Noong ikalawang taon ng paaralan, anim naman nakaragdagang guro ang dumating sa Gulang-Gulang National High School. At dito ay mga pansamantalang itinalaga din sa paaralan na nagmula rin sa Lucena City National High School. At kasama na rito ang bagong ulong guro na si Ginang Anisha J. Villaruel na galing naman sa Lucena City National High School, Maine. At sa kanya naman, ipinagkatiwala ang pamamahala ng paaralan dahil si Inihosa ay siya naman ang namuno sa Lucena City National High School Dalagitan Extension. Tinanggap ang hamon, nagplano para sa patuloy na pagkatuto, isinulong ang mga pamamaraan upang iparating ang kaalaman. Nilubos ang oras upang maging handa sa pagsulong ng karunungan. Iniunat ang mga kamay upang muling bigyang sigla ang paaralang pansamantalang nagpahinga. Aksyon! Dahil walang makakadlang sa gurong may sinumpaang misyon. Ano po ang ginawang paghahanda ng paaralan para sa learning modality na pinili nito, modular distance learning? Okay. So ang ating paaralan, since ang napili nga natin ay modular distance learning, dahil ito yung ayon sa kakayahan ng ating mga estudyante, unang sa lahat, nagkaroon muna tayo ng specific na procedures, yung mga dapat gawin
sa pagre-retrieve at saka pagkuha ng mga materyales. Okay, Lester, kumusta ang iyong pag-aaral ngayong pandemic? Mahirap po pero kinakaya po kasi ako po ay isang graduating student po na kahit po mahirap ay ginagawan po ng paraan. Maraming salamat po sa mga teacher na lagi po nakagabay po sa amin, tinuturuan po kami, pati din po ang school at ang mga parents na gumagabay po sa amin ngayon pong pandemic. Sa ngayon po, mahirap pa rin po para sa magulang magabay sa anak, lalo po ako po ay may trabaho. Hindi ko po siya talaga totally nagagabay ang maigis sa pag-aaral. Pero nagawa naman po ako ng paraan, katulad po ng pagkagot ng sariling internet, pagbili po ng kanyang magagamit ng gadget para sa online class, at tinutulungan din naman po kami ng school kung paano at kung ang gagawin namin, mga pamamaraan, na nagagawa naman po namin ng paraan na nakakaraos po sa pag-aaral ng aming dating anak. At ng taon ding ito, to be exact, Agosto 2, 2007, ay naideklarang independent school na ang Gulang-Gulang National High School na pinagtibay ng dokumentong nilagdaan ng dating punong patnugot ng Rehiyong Calabarzon na si Dr. George Garma. Nakintal sa aking isip at damdamin, anumang unos ang dumating sa anumang pagkakataon at sitwasyon, pagkatuto ay patuloy pa rin sa pusong may tibok na magiting. Maraming salamat sa pagkakataon na ako'y inanyayahan nyo sa panayam na ito. At happy golden anniversary, Lucena City Division. And of course, congratulations, Gulang-Gulang National High School. Magandang araw po sa ating lahat.